Magandang gabi. Ang kwentong maririnig natin ngayon ay nagmula kay Angela, na paniguradong bubuhay sa mga mitolohiyang naririnig natin patungkol sa misteryosong siyudad ng Biringan. Kaya't ano pa bang hinihintay natin? Handa ka na bang matakot? Magandang gabi sa inyong lahat. Ang pangalan ko po talaga ay Angela. Pero ang tawag sa akin ng mga kakilala ko ay Angie. Nangyari tong kwentong to siguro mga 2013 o 2014. Hindi ko na masyadong maalala. Pero online seller pa ako noon. Ngayon kasi, tutok ako sa mga investment ko sa stock market. Hindi ko na mapagtuunan ng pansin yung negosyo ko online, kaya nag full-time trader na lang ako. Nung mga panahong yun, kung ano-ano lang yung binibenta ko online. Mga damit, pabango, sabon, lotion, minsan may mga pagkain pa. Hindi naman talaga ako nangangailangan ng ekstrang pera kasi maayos at stable naman ang trabaho ng ka-live-in ko noon na ngayon ay asawa ko na. Awa nga ng Diyos at nakapagpakasal na kami bago pa lumabas yung unang anak namin. Pasensya na, parang too much information na, pero ayos lang na isama mo sa kwento para malinaw ang lahat. Mahilig din akong makinig ng mga nakakatakot na kwento sa Facebook at sa YouTube. At napakarami ko na ding napakinggan na kwento patungkol sa Biringan. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi yung karanasan ko. Sayang nga at nawala na yung mga listahan ko nung naglipat kami ng bahay. Maipapakita ko sana yung order information para sa kwentong ito. Mabalik na tayo. Nung nagbebenta pa ako online, syempre ang dami kong customers. Hindi naman talaga ganun karami, pero para sa akin, madami na yung makapaglista ako ng 2 hanggang 3 item sa isang araw. Bulk shipping kasi ako noon. Iipunin ko ng 1 buong linggo, tapos tuwing Miyerkules, ipapadala ko na sa lahat ng mga umorder. Ayun na nga, nagulat ako minsan nang may nag-send ng text message sa akin na o-order daw siya ng 4 na bote ng Victoria's Secret na pabango. Sa pagkakatanda ko, vanilla lace yung scent nun. Hindi ko na masyadong maalala. Nung mga panahong yun, mahirap yun hanapin kasi laging sold out. Buti na nga lang, yung supplier ko, meron pang stock. So sinabi ko dun sa customer na parang pre-order na siya. Pero yung estimated time of arrival ng produkto ay 2 to 3 days lang kasama yung weekend. Tapos yung delivery, depende sa lugar. Kapag within Metro Manila, kung nasaan ako, medyo madali lang. Kapag outside provinces, ay baka matagalan. Ayos lang naman daw sa kanya yon, kaya hiningi ko na yung delivery address. Ang pinadala niya sa akin sa pagkakatanda ko ay 48 Corner 49 El Centro, Biringan, Samar. Parang ganon. Basta may sentro sa pangalan yung lugar. Wala pa akong kaalam-alam sa mga kwento patungkol sa lugar na yon. Basta ang sinabi ko sa kanya na baka mas mahal ang padala kasi nasa Samar Area pala siya. Wala daw problema, kaya tinuloy ko na yung delivery. Dumating na yung Miyerkules at nagpunta na ako sa LBC para magpadala. Makalipas ang 5 araw, bale Lunes na yon ang sumunod na linggo.
tumawag sa akin yung branch kasi may bumalik daw na package. Edi, nagtaka ko syempre. Pumunta ako agad sa branch upang tignan kung anong package ba yon. Yun pala, yung mga Victoria's Secret na pabango na pinadala ko sa Biringan. Natawa pa nga yung staff ng LBC kasi bakit ko daw dun ipapadala? Hindi kasi siya yung nag-handle nung mga packages ko noon. Sabi niya sa akin, hindi daw yon totoong lugar. Aba syempre, pinagtanggol ko yung customer ko. Sabi ko, yan kasi yung lugar na binigay sa akin. Kaya ang ipinayo na lang ng staff ng LBC, ikontakin ko ulit yung customer at tanungin kung saan ba talaga yung address. Sumagot ito kinabukasan ng hapon at ibinigay yung kaparehas lang na address. Nainis na ako kasi sabi ko, kung bogus buyer ka, sana wag nang sayangin yung oras ko. Na high blood na talaga ako nung mga panahong yun kasi parang sa apat na bote ng pabango na 600 lang naman ang isa, e ganoon ka-hassle yung nararanasan ko. Naiintindihan ko naman na may mga ganun talaga pero yung customer ko nun talagang ipinipilit na yon ang address niya. E di bumalik ako doon sa LBC branch kinabukasan. Hindi ko na sasabihin kung anong branch ito pero within Metro Manila lang naman yon. Iba na naman yung staff tapos sinabi ko yung concern ko. Nung nakita niya yung delivery address, nangiti lang siya. Tapos tumingin sa akin. E di sinabi ko na, nasabi nung isa niyang kasama, hindi daw yun totoong lugar kaya na-return to sender. Ngumiti lang siya ulit tapos sinabi sa akin na siya na daw ang bahala. E di sabi ko, sana hindi na bumalik yung package kasi napaka-hassle na noon para sa akin. Kinuha nung babae yung parcel ko tapos inilagay sa box. Dapat nga bibigyan ako noon ng parang resibo. Pero hindi na niya ako binigyan. Sabi, hindi pa daw available kaya kung gusto ko daw, balikan ko na lang sa hapon o kaya kinabukasan. Binigyan na lang niya ako noon ng parang temporary receipt. Baka kasi mawala yung package tapos wala akong pinanghahawakan. Pagkalabas ko ng branch, nag-send agad ako ng text message dun sa customer at nag-reply naman siya agad. Sabi lang niya, salamat daw, hihintayin na lang niya yung package. Siguro mga isang linggo yun nang makatanggap ulit ako ng text message sa kanya. Sabi niya, natanggap na daw niya ang mga ito at ang bango-bango daw talaga. Ngayong alam ko na yung kwento tungkol sa lugar na yun, naisip ko na mahilig pala sila sa Victoria's Secret. Ang social nila ha. Nakakatawa. Pero kung iisipin mo, hindi tao yung kausap ko. Yun na nga, wala pa din akong kaalam-alam sa mga nangyayari at naka-order pa sa akin yon ng mga tatlo o apat na beses. Iisa lang ang ino-order, vanilla lace na Victoria's Secret, apat na bote. Yun at yun lang. Tapos kapag nasa branch ako, same person yung kumukuha ng order package ko. Bali ang ginagawa ko na, pinapahiwalay ko yung ibang orders para hindi siya masama dun sa mga pabango. Kakaiba lang talaga pero syempre customer yon, kaya hinayaan ko na lang, diba? Kita din kasi yon. Until nung time na nakapanood ako sa isang channel sa YouTube about sa Lost City of Biringan. Channel yon ng mga general information, ganun. Hindi horror channel tulad nito. Talagang gulat na gulat ako sa mga nalaman ko. Siyempre, ako naman, nag-text ako agad sa customer na yon. Mga pasimpleng tanong lang, until tinanong ko kung totoo ba yung lugar na yon tapos ang sinend lang niya sa akin. Parang smiley, yung colon, plus yung open parenthesis, pang 3310 ganun. Tapos after 2 to 3 days, nasira na yung cellphone ko na yon at ayaw nang bumukas. Doon na talaga ako, kinilabutan.
Bumili agad ako ng bagong cellphone kasi kailangan yon sa negosyo ko. Tapos pinalitan ko na yung number ko online. Pero simula noon, hindi na ako nakatanggap ng order mula doon sa taga-Biringan. Hindi ko man talaga nakita yung mismong lugar pero medyo proud ako na may nakausap ako mula doon. Lalo na ngayon na alam ko na kung ano yung lugar na yon. 48, Corner 49 El Centro Biringan. Dadalihin ko siguro yung delivery address na yan. Habang buhay. Hanggang dito na lang po muna. Pasensya na kayo kung hindi masyadong nakakatakot ang karanasang ito. Gusto ko lang ibahagi ang isang paranormal experience ko sa inyo. More power sa ScreamPh at sa lahat ng tagapakinig. Maraming salamat po sa pagpapadala ng karanasang ito. Ay, ang Biringan nga naman. Sobrang misteryoso ng lugar na to, no? Pero kung iisipin mo kasi, karamihan sa mga naninirahan dito, mga shapeshifters, kaya alam mo yung ipapakita nila sa'yo ay yung gusto mo lang talaga makita. Pero hindi naman natin alam, diba? Kasi dun sa T2 na pelikula, parang ganun yung iniisip ko eh. O kaya, Encantacha, ganun. Pero either way, napaka-interesting na mga kwento patungkol sa Biringan. Sana po ay nag-enjoy tayo ngayong gabi. Habang nandyan ka na, huwag kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell. At higit sa lahat, ay i-share ang ating mga videos dahil makakatulong ito ng malaki para sa ating channel. Yun lamang, magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.